tuluyan na siyang natawa. What? Ano ba talaga? Sabi nito at kumuha ng barbecue at nagsimulang kumagat doon. Napatingin ako sa kanya habang kumakagat siya. Bakit pag siya normal lang? Hindi umiikot ang sikmura ko at hindi bumabagal ang paligid. Pero pag si Darius, iba eh. Miva? Ha? Maang natanong ko. Hindi ko na naman namalayang nalunod na naman ako sa pag-iisip. Nakataas ang kilay niya habang nakatingin sa akin. What happened? May nangyari ba sa inyo ni Darius? Tanong nitong labis na nagpagulat sa akin. Shit, nakita ba niya? Hindi. Impossible. Obvious ba ako? Obvious ba sa mukha ko? Ano? Paano niya nasabi? Tumikim siya at matamang tinignan ako kaya lalo akong nanlamig. Never mind. Sabi nito. Nakahinga ako ng maluwag. Nga pala, Miva. Ha? Enroll na next week. Simula nito. Hindi ka ba mag-aaral ulit? Tanong nito. Saglit na natulala ako at naisip ang plano ko dati bago ako magpa siyang magtrabaho sa restaurant. Yun naman talaga ang plano ko, ang mag-enroll this coming semester. Kaya ako nagpa siyang magtrabaho para makaipon muna ng tuition. Pero hindi yata nakatadhana na makapag-aral ako dahil biglaan ang naging pa siya kong lumayas kina auntie. Umiling ako. Hindi na muna siguro day niyo. Susunod na lang siguro. Isa pa may trabaho na ako dito at pwede ka namang mamili ng schedule mo, Mabel. Kaya makakapagtrabaho ka pa rin kung gusto mo. Agad na umiling ako. Hindi niya naiintindihan. Wala pa kasi akong sapat na pera. Gusto ko sanang sabihin sa kanya pero nahihiya ako. Hindi naman ganun kasimple yun, Daniel. Kumunot naman ang noo nito at tumahimik na rin nang hindi na ako umimik. Sana lang ay makuha niyang ibig ko sabihin. May kukunin lang ako sa loob. Paalam ko sa kanya. Hindi ako komportable sa topic at hindi ko alam bakit ganoon ako kasensitive sa idea na hindi ako makakapag-aral ngayong pasukan. Puro dahil gustong gusto ko makatapos at nangihinayang ko sa panahon. At sa tuwing naiisip ko iyon ay humahantong sa panghihinayang. Kung sana hindi ako iniwan ni nanay. Kung sana kasama ko siya ngayon. Napailing ako at napatingala dahil ramdam ko ang pag-iinit ng gilid ng mga mata ko. Huminga ako ng malalim at mabilis na tinahak ang daan papasok sa bahay nila. Papasok na sana ako sa kusina nang mapahinto ako. Follow me. Biglang nag-echo sa isip ko ang boses ni Darius at nalaki ang mga mata ko. Masyado ako nadala sa usapan namin ni Daniel at sa kagustuhan ko makaiwas sa mga tanong niya ay nagdahilan ako na may kukunin dito sa loob kahit wala naman. Nakarinig ako ng tikim mula sa dining table. Kahit hindi ko siya lingunin ay alam kong nakatingin siya sa gawi ko. Napamura ako sa isip. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Nanginig ang buong kalamnan ko sa kaba. Hindi ko malaman kung lilingunin ko siya o tatakbuhan. Napalunok ako sa gulat nang gumalaw siya at humalukip-kip. Nanatiling nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi ko pa rin siya nililingon. Para akong tuod na nakatayo lang sa isang gilid. Come here. Lalo ako nanigas na magsalita siya. Gusto kong kalikutin ang tenga ko baka sakaling nabibingi lang ako at hindi niya talaga ako pinapalapit sa kanya. Shit, bakit niya ako pinapalapit? Malamang te, maghahalikan kayo. Paano kanya halikan ng ganyan kayo kalayo sa isa't isa? Sigaw ng maldita kong isip. Langhiya, kahit isip ko'y binabara na ako. Ano? Utal-utal na tanong ko. Anak ka ng patola, Mabel? Tigilan mo yung kahalayan sa utak mo, utang na loob. Narinig ko naman siyang tumawa na mahina at parang gusto ko na namang magmura dahil naaakit ako sa tawa niya. Hindi mo narinig? Lumapit ka dito. Shit, kailangan ko na magkumpisal pagkatapos nito. Kanina pa ako napapamura ng dahil sa lalaking ito. Kunot noong nilingon ko siya, ang walang hiyay halatang nagpipigil ng tawa. Boat trip? Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Teka, dyan ka lang. Huwag ka lalapit. Tarantang sabi ko na makita kong gumalaw siya at akmang maglalakad palapit sa gawi ko. Uy, tanong nito habang dahan-dahang naglalakad palapit sa akin. Shit talaga. Tarantang napalingon ako sa likod ko tumatras na isang hakbang. Lalo namang kumunot ang noon nito. Tatanong ka pa, bakit? Kasi nga delikado. Kung naman first kiss ko, ikaw pa magiging second, tama na no? Hindi na ako matatanggap ng prinsipe ko. Masyado na akong madumi. Teka! Sabi ko na makitang halos isang dipan na lang ang layo niya sa akin. Aba't tinamaan ang langiya. Huwag niyang sabing totohanin niya ibalik yung kiss.
You look so tense. Nakuha pa nitong umisi. Afraid of me? Or binitin nito ang sinasabi. Tinaasan ko siya ng kilay. Aba't mukhang pinaglalaruan yata ako nito ah. Handa na sana kong barahin siya ng dugtungan nito ang sinasabi. Excited. Lalong lumuwang ang pagkakangisi nito. Nanlaki ang mga mata ko. Excited? So naman daw? Sa kiss? Hoy, ang kapal mo! Mas makapal ka pa pala sa pinakamakapal na librong nakita ko. Bulalas ko sa tindi ng inis. Pus, nalalakon to, ang kapal? Nakita kong kinagat niya ang ibabang labi niya. So, why are you here? Bakit ka sumunod? Natigilan ako. Bakit nga ba ako sumunod dito? Teka, di ko maalala. Wala akong makapang dahilan. Bigla akong nablangko at napatitig lang sa mga mata niya. Ano? Kasi? Kasi gusto mong ibalik ko yung first kiss mong nawala? Hindi! Agad na sagot ko. Itinagilid naman niya ang ulo niya at humalukip-kip. So, okay lang pala sa'yong nawala yun? Ano? Siyempre hindi! Sagaw ko. So, gusto mong ibalik ko yun sa'yo? Hindi nga! Sagot ko ulit. Wisit, ano bang gusto iparating na lalakong to? Na gusto kong halikan niya ulit ako? Asa siya? Why are you here? Then, bakit ka sumunod? Ha? Halos bulong na lang iyon dahil namalayan ko na lang na nasa harap ko na siya. Hindi ko mapigilang mapapikit nang tumama ang hininga niya sa mukha ko. Nagkanda, buhol-buhol na rin ang dila ko at pakiramdam ko isasabog na ang puso ko sa sobrang kaba. Why, Mabel? Mas mahinang bulong nito. Shit, para na ako maiihi sa kaba. Kahit yung pagtawag niya sa pangalan ko, parang may kakaiba. Parang nang-aakit. Maring napapikit ako at napadilat para lang makitang napakalapit na mukha niya sa akin. Mahabagin Diyos. Ramdam na ramdam ko na ang mabilis na pintig ng puso ko. Langya, aatakihin na yata ako sa puso. Now, Mabel. Rinig kong bulong pa rin ito. I'm going to give it back to you. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang bumaba ang mukha niya sa mukha ko. Shit. Shit. Maring napapikit ako. Inintay na lumapat ang labi niya sa labi ko. Talaga palang ibabalik niya ang first kiss ko sa pamamagitan ng... Napatigil ako sa pag-iisip ng may kakaibang bagay na lumapat sa labi ko. Teka, parang hindi naman lips niya yun. Natigilan ako at agad na napadilat nang marinig ko siyang humalakhak. Anong... Nalaka ang mga mata ko nang makitang medyo malayo na ulit siya sa akin at nakahawak sa labi ko. Agad na tinanggal ko ang kamay niya at nasalo ko ang isang... Candy? Kunot noong napatingin ako sa kulay blue na candy na may nakasulat na kiss sa wrapper. What the? Lalong lumakas ang halakak niya. Halos napahawak na siya sa tiyan niya dahil sa kakatawa. Nanliit ang mga mata ko. Ramdam ko ang pagtaas na lahat ng dugo ko papunta sa mukha ko. Ang iya. So itong kiss na candy ang sinasabi niya ibabalik niya sa akin? Wow ha! Ang sarap magmura. Ang sarap mabigwas ng tao. Ngayon mismo. I hope we're even. Now? Natatawang sabi pa nito pagkatapos magsawang humalakhak. Langya talagang isang ito. Hindi pa. Sabi ko. Napatigil naman ito sa pagtawa. Grabe. Ligayang-ligaya talaga siyang pagtripan ako ha. What? You want another kiss? I can give you a lot. Umiling ako habang tinatawid ang maikling distansya sa pagitan namin. Talaga? You can give me a lot? Ulit ko sa sinabi niya. Nakita ko namang napalunok siya ng halos ilang tangkal na lang ang pagitan ko sa kanya. What are you doing? Gusto kong tumawa ng malakas dahil sa naging reaksyon niya. Taas baba ang Adam's apple niya at di makapaniwalang nakatingin sa akin. Tinaas ko ang kamay ko at ikinulong ang mukha niya sa palad ko. Napangisi ako nang mapasingap siya. Ano ko ngayon, buwisit ka? Bagyan tumingkayad ako para magpantay ang mga mukha namin. Nalaki ang mga mata niya sa gulat. Gusto kong tumawa. Kala mo ha? Ang lakas ng trip mo ha? Bulong ko nang napapikit siya. Kala mo ikaw lang marunong mag-trip? Bulong ko ulit. Natawa na ako nang tuluyan at handa na sanang bitawan ang mukha niya nang biglang itaas niya ang kamay niya sa mukha ko at ikulong ang mga iyon. Teka! Protesta ko pero bigla na lang niya akong kinabig palapit sa kanya at wala pang ilang segundo ay magkalapat na ang aming mga labi.
Nalalaki ang mga mata ko habang magkadikit ang mga labi namin. Ilang sandali pa ay hinihingal na bumitaw din siya at tumingin sa akin. Now, we're really even. Sabi na tut, lampasan na ako. Agad na napahawak ako sa dibdib ko nang mawala siya sa paningin ko. Puno ng tawanan at gantsawan sa paligid nang bumalik ako sa tabi ng pool para sa naiwan kong barbecue. Ilang beses ako lumunok at umiling dahil sa pangyayari kanina. Para akong mababaliw. Sinong hindi mawiwindang? Sa loob ng isang araw, nakuha at naibalik sa akin ang first kiss ko. Naibalik? Napatanong ako sa isip. Naibalik nga ba o nasundan? Ah, ewan, mababaliw ako. Mabel? Napabalik ako sa ulirat dahil sa tawag ni Ma'am Carla. Kunutong nakatingin siya sa akin. Okay ka lang ba? Bakit iling ka ng iling dyan? Takang tanong nito at humila ng upuan malapit sa akin. Naku, wala po. Nahilam lang po ako sa usok. Opo, tama. Yun po. Palusot ko. Narinig ko naman siyang napahagikik pero hindi na nag-usisa pa. Mabel? Tawag ulit nito. Bagyang itinabi ko ang mga iniihaw ko at sinulyapan siya. Bakit po? May iuutos po ba kayo? Tanong ko. Agad naman siyang umiling at seryosong tinignan ako. Gusto mo bang mag-aral ngayong pasukan? Tanong nitong labis na ikinagulat ko. Hindi ko mapigil ang mapasinghap nang maalala ko na naman ang tungkol sa pag-aaral ko. Naku, hindi po muna siguro. Hindi po muna siguro ako makakapag-aral ngayon. Mas mahalaga po sa akin ngayon na magtrabaho para kahit papaano ay makapag-ipon. Alam ko naman po kasing babalik din sa Ate Maika dito at papaalisin niyo rin ako. Ha? Sino may sabing paalisin kita dito? Takang tanong nito. Napasinghap ako. Di po ba kapalit lang ako ni Ate Maika? Kaya kapag bumalik na po. No, Mabel. Sunod-sunod ang iling nito. Hindi ba at sinabi mong lumayas ka na sa poder ng auntie mo dahil pinagmamalupitan ka nila? Opo. Tango ko at napayo ko ng maalalang ginawa kong pag-alis nang walang paalam sa kanila. Kahit dito ka na tumira, Mabel, walang problema. Sabi nito, hindi makapaniwalang nag-angat ako ng tingin sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Ako? Dito natitira kasama sila? Habang buhay? Pero ayaw mo ba? Malungkot na tanong nito. Agad akong umiling at ibinagayway ang kamay ko. Naku, gustong gusto ko po. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasi ngayon. Medyo naluluhan ang sabi ko. Hindi talaga ako makapaniwalang may mga ganito pang tao sa mundo. Ang alam ko kasi ay iba ang ugali ng karamihan sa mga mayayaman. Suseto talaga si Mabel oh. Madrama na nga ako, magdadrama ka din? Biro nito at nagulat ako nang tumayo siya at inilahad ang braso sa akin. Para bang inaaya niya akong yumakap sa kanya. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang nagbabantang luha sa aking mga mata at yumakap sa kanya. Nang tuluyan ako makayakap sa kanya, hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng luhang kanina ko pa pinipigilan. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ko kamis si nanay. Ngayon ko napagtantong sobrang nangungulila ako sa kalinga ng isang ina. Kumalas ako sa pagkakayakap nang makita kong papunta si Sir Mark sa gawin namin. Wifey? Kunot noong tawag nito at napatingin sa mukha ko. Siguro'y nagtataka ito kung bakit ako umiiyak. Agad na pinahid ko gamit ang mga daliri, ang mga luha sa magkabilang pisngi ko. Napatingin naman si Ma'am Carla sa likod at sinalubong ng halik si Sir Mark. Hey, hobby! Bati nito. Inakbayan naman siya ni Sir Mark at hinarap ako. What happened? Why are you crying, Mabel? Tanong nito. Natuwa si Ma'am Carla at ito na din ang sumagot sa tanong ng asawa. Wala, hobby. Nagdadrama lang kami ni Mabel, alam mo na. Madadrama talaga pag magaganda. Biro nito. Natuwa ako. Medyo kumalma na ang pakiramdam ko. Naiiling na reaksyon ni Sir Mark. So, nasabi mo na ba kay Mabel? Biglang tanong nito. Pumalatak naman si Ma'am Carla. Ay, oo nga pala. Sorry, nadala ako ng kadramahan namin. Nangingiwing sabi nito kay Sir Mark. Nakakunot ang noo ni Sir Mark pero nangingiti habang nakatingin sa mukha ng asawa. Sign of aging, Mrs.?
Nakataas ang kilay na biro nito. Natawa ako ng hampasin ni Ma'am Carla ang dibdib nito at parang batang nagpapadyak habang nakanguso. Natatawang naiiling si Sir Mark at nakita kong tinitigan niya si Ma'am Carla bago sinikop ng dalawang kamay nito ang maliit na mukha ng asawa at inilapit ang mukha para halikan. Mom! Dad! Nakarinig ako ng sigaw mula sa likod ko, kasunod ng pagtakip ng kung sino sa mga mata ko. Hindi ko tuloy nakita kung nahalikan nga ni Sir Mark si Ma'am Carla. Kinalas ko ang kamay na nakatakip sa mga mata ko at kinusot-kusot iyon bago nilingon ang kung sinong gumawa noon. Nakangising mukha ni Daniel ang nakita ko at itinaas niya ang kamay niya para mag-peace sign sa akin bago binalingan ang kanyang mommy at daddy. Nilingon ko din sila at nakita kong namumula na ang mukha ni Ma'am Carla ngayon kumpara sa lukot niyang mukha kanina pero umiira pa rin sa natatawang si Sir Mark. Sweet. Teenage days, Mom? Dad? Nakangiwing sabi ni Daniel. Blame your mom. She teased me. Isa. Hindi na naituloy ni Sir Mark ang sinasabi dahil nagbabantang tinitigan na siya ni Ma'am Carla. Napangiti ako nung umaktong sinasara na ni Sir Mark ang bibig na parang zinizipiran at ang cute nilang tingnan. Bagay na bagay sila. Tumikim si Ma'am Carla at tumingi ng pasensya sa nangyari. Nangingiti ako sa reaksyon niya. Halatang in love ito ng sobra sa asawa. Wala po yun. Sayang lang at hindi ko nakita dahil may nagtakip ng mata ko. Nasaan na yun? Natatawang sabi ko sabay linga sa likod para hanapin si Daniel pero imbis na siya ang malingunan ko ay si Darius na ngayon ang nakatayo sa likod ko. Napasingap ako at hindi malaman ang gagawin. Hindi ko alam kung papansinin ko siya. Lumapit pa siya ng bahagya para pantayan ako. You called me, Dad? Saka pa lang ako kumalma nang harapin na nito si Sir Mark. Tulalang napatitig ako sa mukha niya. Napansin niya siguro ito kaya binalingan niya ako. Kumunot ang noo niya at napatingin na naman ako sa nunal sa gilid ng labi niya. Anak ng tinapa, Mabel. Kalma-kalma din pag may time. Yeah, I want you to assist, Mabel. Mag-enroll din siya sa school niyo, na rin niyo. I just don't know kung anong course ang gusto niya. So, samahan mo siya hanggang sa matapos siya. Sakala ako na pabalik sa wisyo nang marinig ko ang sinabi ni Sir Mark. Nalalaki ang mga matang napabaling ako sa kanya. Totoo ba yung narinig ko? Mag-enroll ako? Teka, paano yun eh? Wala pa akong pampaaral. Sandali po, sir. Teka po. Hindi magkanda tutong paliwanag ko. Paano ko ba sasabihin hindi ako pwede mag-aral dahil wala pa akong pera at kailangan ko magtrabaho muna? Ha? Huh? What is it, Mabel? Nakapag-decide ka na ba kung anong course ang kukunin mo? Mabilis na umiling ako. Hindi po yun, sir. Kasi po, kasi hindi po ako pwede mag-aral ngayon. What? Napatulala ako ng tila. Maguluhan siya sa sinabi ko. Agad na hinarap ko si Ma'am Carla. Ayaw mo ba mag-aral, Mabel? Tanong din ito. Umiling ako tapos tumango at pagkatapos ay napailing din. Natawa si Ma'am Carla sa reaksyon ko. Rinig kong sabi ni Darius sa gilid ko at may ibinulong na hindi ko masyadong narinig. Ano po? Kasi hindi po ako mag-aaral ngayon. Saka na lang po siguro kapag nakapag-ipon ako ng pangmatrikula at sa mumurahing school lang po ako mag-aaral. Hindi ko po afford sa isang magarbong university mag-aral. You didn't tell her, wifey? Putol ni Sir Mark sa sasabihin ko. Umiling naman si Ma'am Carla. Paano ko masasabi? Inalikan mo akong Herodes ka. Mataray na sagot nito at inarapan si Sir Mark. Natawa naman ito at napahima sa batok. Umaling si Ma'am Carla sa akin na tinawakan ng kamay ko. Hindi mo kailangan isipin yung gastos sa pag-aaral mo, Mabel. Umpisa nito. May share si Mark sa school na papasukan nyo. At kasama sa privilege niya ang magpaaral ng kahit na sinong gusto niya. Doon, na libre. Nakangiting sabi nito. Napalunok ako at biglang tumaas ang mga balahibo sa sobrang pagkabigla. Hindi ko na alam kung paano ko pasasalamatan ang Diyos dahil sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay ko. Sa baon naman, wala ko rin po problemahin dahil kami na bahala. Nakangiting sabi nito at kumunot ang noo. Nabigla ako nang maramdaman ang mga daliri niyang pumupuna sa mga luha ko. Hindi ko na namalayang umiiyak na pala ako. Sobrang saya ko ngayong araw na ito at nakakaiyak pala ang labis-labis na kaligayahan. Salamat po. Tan ka na. Hindi bagay sa magagandang tulad natin na umiyak. Kasi lalo tayong gumaganda.
Sabi ni Ma'am Carla habang pinipisil ang mga kamay ko. Diba, nak? Nilingon nito si Darius na nakatingin din pala sa amin. Napatingin ako sa kanya at nagtama ang mga paningin namin. Nahihiyang nag-iwas ako ng tingin. Yun lang ang narinig kong sagot nito. Nagulat na lang ako nang hablutin ito ang isang kamay ko mula kay Ma'am Carla. Kunot noong napatingin ito kay Darius pero bumitaw din sa pagkakahawak sa kamay ko at ipinaubaya iyon kay Darius. Bumilis ang tibok ng puso ko. Let's go. I need to tell you something. Sabi nito at agad na hinila na akong palayo. Literal na napanganga ako nang hindi ba lang siya nagpaalam sa mommy at daddy niya. Nalingunan ko pang nagkibit-balikat si Sir Mark habang nakatingin kay Ma'am Carla. Takantaka ako habang nagpapahila sa kanya. Ano ba sasabihin nito at kailangan pa namin lumayo at magsolo? Nanlaki ang mga mata ko at napatutop sa bibig. Napahinto din ako sa paglalakad kaya kunot noong napalingon din siya. What? Saan mo ko dadalhin? Huwag mo sabihin... Nalalaki ang mga mata ko habang tinitingnan ang pagbabago na reaksyon niya. Nakita kong umangat ang gilid ng labi nito kaya lalong nanlaki ang mga mata ko at agad na hinila ang kamay ko mula sa kanya. Hoy, hoy! Di mo na ako mahukuha sa kakaganyan mo ha? Ayusin mo buhay mo? Abusado ka na kung pati third kiss cream makukuha. Napahinto ko sa pagsasalita dahil narinig ko ang marahang halakhak niya. Kung makapagsalita ka, parang ang galing mong humalik. Natatawang sabi nito. Uminit ang pisngi ko dahil sa kahihiyan. Lungiya, anong asahan mo sa isang first timer, Aber? Lungiya din to ah. Hoy, baka kapag natuto ako humalik, mahiya ka nang halikan ako. Kapal na mukha nito. As if gusto ko ulit tumalik sa poste. Sabi nito at agad na hinatak ang kamay ko at ipinagpatuloy ang paglalakad. Uminit ang ulo ko sa sinabi niya. Poste? Mukha ba akong... And what do you mean by kapag natuto kong humalik? Don't tell me, may bala ka magpaturo. At sinong loko-loko naman na magpapayag na turuan ka? Bitiwan mo nga ako, kaya kong maglakad no? Sabi ko, sabay hila ng kamay ko mula sa kanya. Iritadong hinarap niya ulit ako. Kumalukip-kip ako at pinaningkitan siya ng mga mata. May magtuturo sa akin humalik. Tandaan mo yan. Yabang. Malakas na sabi ko sabay irap sa kanya at nauna nang maglakad. Wisit. Kala mo kung sino magaling humalik. Mabel. Rinig ko pang tawag niya pero lalong binilisan ko lang ang lakad ko. Inis na inis ako at pikun na pikun dahil sa sinabi niya. Mabel. Iritado na siya nang maabutan niya ako. Agad na hinawakan niya ang braso ko. Pumiksi ako sa hawak niya. Itiwan mo nga ako? Asik ko habang binabawi ang kamay kong hawak niya. Bahagyang humihingal pa siya nang harapin ako. Don't you dare. Sabi nito sa pagitan ng paghinga. Ano? Tanong ko dahil hindi ko nakuha ang gusto niyang sabihin. Tumitig siya sa akin. Kitang-kita ko ang pagbaba at pagtaas ng dibdib niya dahil sa paghahabol ng hininga. Sino ba kasi may sabing habulin niya ako? Sira ulo talaga to. Don't you dare kiss someone else. Malinaw at walang kangiting-ngiting sabi nito. Tumaas ang dalawang kilay ko at sinalubo ang titig niya. Ano? At bakit naman ako? Shut up! Pigil nito sa sinabi ko. Ibinilin ka sa akin ni Dad. So walang ibang pwede magturo sa'yo kundi ako. I hope it's now clear to you, maid. Walang gatol na sabi nito at agad na akong iniwanan. Mabilis na natapos ang linggong iyon. Hindi pa rin ako makapaniwala na makakapag-aral ako ngayong pasukan. Parang kahapon lang ay namong problema ako dahil sa pag-aaral ko. Napailing ako at napangiti. Isa talaga ito sa pinakamasasayang sandali ng buhay ko. Sa dinami-rami ng mga kamalasang nangyari sa buhay ko, ay meron pa palang natitirang swerte. Are you avoiding me? Bahagyang napalingon ako at napatigil sa paghihiwa ng patatas nang marinig ko si Kuya Aaron na pumasok sa kusina. Kunot na kunot ang noon nito habang may kinakausap sa phone. No, no Lara, don't give me that kind of excuse. Parang hindi nito ako napapansin habang kumukuha ng kung ano sa refrigerator. Nagbaba ulit ako ng tingin at ipinagpatuloy ang paghihiwa. Marahil ay kasandahan nito ang kausap. Napangiti ako. Ang swerte naman ng girlfriend ni Kuya Aaron. Bukod sa gwapo na ito ay mabait pa at magaling pang gumanta. Madalas ko kasi silang marinig ni Daniel na nagpa-practice sa itaas. Ilang sandaling makalabas ito ay pumasok naman si Ma'am Carla. Mukhang bagong gising lang ito. Kasunod nito si Sir Mark na magulo pa ang buhok at humihikab pa.
Linggo ngayon at wala itong pasok. Mabel, maganda ka ha. Pupunta tayong mall ngayon. Sabi nito at hinarap si Sir Mark. Kumunot naman ang noo ko. Mag-grocery ba ulit pero puno pa ang rep at... Habi, pag-gising sila kambal. Enroll na bukas, diba? Mamimili na tayo ng gamit ngayon. Sabi nito, napatango na lang si Sir Mark. Si Aaron din, habi. Baka gusto ninyo sumabay. Pahabol pang wika nito. Parang umikot ang sikmura ko dahil sa narinig. Mamimili sila ng gamit sa school at isasama nila ako. Nakakahiya at nakakakaba. Teka, bakit ko naman kakabahan, Mabel? Tanong na isip ko. Nakagat ko ang ibabang labi at napalunok. Nagsisimula na naman mag-init ang pisngi ko nang maalala lahat ng nangyari buong linggo. Mabel? Napakurap ako sa tawag ni Ma'am Carla. Abala ito sa pagsuot ng apron. Mukhang tutulong na siya sa pagluluto para mapabilis kami. Po? Sagot ko at binalisan na ang paghihiwas sa natitirang patatas. Sabi ko, mamimili tayo ng gamit nyo for this school year. Sabi nito habang tinatali ang buhok. Sige po. Tanging sagot ko lang. Hindi ako makatingin sa kanya dahil sa nangyari nung nakaraan. Nagiinit ang pisngi ko tuwing naalala iyon. Ano kayang iniisip? May nangyari ba sa inyo ni Darius, Mabel? Biglang tanong nito. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Napabilis ang paghiwa ko sa patatas at nadaplisan ng kutsilyo ang daliri ko. Napakagatlabi ako dahil sa hapdi. Mabel! Nag-aalala lang, sagaw nito at agad na hinawakan ang dumudugo kong daliri. Agad na napabalik ako sa ulirat. Huh. Anong katangahan ba yan, Mabel? Masyado kang nagpapahalatang guilty? Okay lang po ako. Nadaplisan lang po ng kutsilyo. Nagawa ko pang tumawa habang hinuhugasan ang daliri ko. Napailing naman si Ma'am Carla at napatitig sa akin at maya-maya ay nangingiti. Mga kabataan talaga. Wala sa sariling sabi nito at saka ipinagpatuloy ang paghuhugas sa iilang frozen meat. Lalo nag-init ang pisngi ko. Nakakahiya. Gustong gusto kong itanggi at magpaliwanag tungkol sa nangyari pero hindi ko nagawang ibuka ang bibig ko para magsalita. Pansin na pansin ko ang pagsulyap-sulyap ni Ma'am Carla sa mukha ko habang nagluluto kami. Lalo tuloy ako natutuliro at hindi makapag-concentrate. Panay pa ang ngiti nito sa tuwing nagiiwas ako ng tingin dahil sa hiya. Bakit pakaramdam ko iniisip pa rin nito yung ginawang paghihila ni Darius sa kamay ko nung nakaraan? Napakagat ako sa ibabang labi. Darius! Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang sumigaw si Ma'am Carla. Bigla akong naniga sa akin at atayan ko at napahigpit ang hawak sa sandok. Hindi na rin normal ang tibok ng puso ko. Kalma, Mabel. Masyado ko nagpapahalata. Mariing kastigo ko sa sarili. Natigilan ako nang tumawa sa Ma'am Carla. Takang napalingon ako sa kanya at iginala ang tingin sa paligid. Kumunot ang noo ko nang hindi ko makita si Darius. Teka, di ba tinawag niya kanina? Joke lang, Mabel. Wala si Darius. Natatawa, paring sabi nito. Napalunok ako at agad na pinamulahan ng muka. Grabe, nakakahiya. Nakakahiya ka talaga. Gusto ko nang magtatakbo at iwanan siya dahil sa hiya. Base sa pagkakangiti nito ay pakiramdam ko ay nababasa niya lahat ng nasa isip ko. Lalo akong tinamaan ng hiya. Natagalan pa ako sa pagpili ng susuotin nang matapos kaming kumain at magpasyang magbihis na para hindi makasabay sa dami ng tao sa mall. Naglagay lang ako ng pulbo sa aking muka at sinipat ang sarili sa salamin. Simpleng kulay pink na blouse at skinny jeans ang napili kong isuot. Hinayaan ko lang na nakalugay ang hanggang balikat kong buhok bago lumabas ng kwarto. Naglakad na papunta sa sala para doon na maghintay. Nakahinga ako ng maluwag nang wala pa sila doon. Nakakahiya naman kung sila pa ang paghihintayin ko, hindi ba? Uupo na sana ako nang bumukas ang pinto ng isa sa mga kwarto sa taas. Napatingala ako at lumabas ang bagong ligong si Darius. Nakasuot lang siya ng kulay black and white shirt na pinatungan nito ng navy blue na polo. Tulad nung nakaraan ay nakakaki shorts lang ito at nakarubber shoes na kakulay ng polo nito. Kumpara kay Daniel, ay simple lang pumorma si Darius pero hindi pa rin mawawala sa itsurang galing ito sa may kayang pamilya. Inawi niya medyo basapan niyang buhok at nagtama ang mga mata namin. Nagdikit ang labi nito at nagsimulang bumaba mula sa hagdan.
Napalunok ako at nang iwas ng tingin at itinuloy ang naudlot na pag-upo. Wala sa sariling napapaypay ako sa mukha ko. Pakiramdam ko'y pinagpapawisan ako kahit kaliligo ko lang. Pinigilan kong lingunin siya habang naglalakad siya palapit sa akin. Sa halip ay lalo ko pang ibinaling ang leeg ko sa kabilang side para hindi ko siya makita. Wala na kong pakialam kahit magka-stiff neck pa ako sa kakaiwas ng tingin sa kanya. Parang nananadyang umupo pa ito sa katapat kong sopa. Lalo ko lang ibinaling ang leeg ko. Kahit ramdam ko na ang pangangawit nito. Buisit naman oh. Di ba siya nakakahalatang ayoko siyang makita? Hey, maid. Imbis na lingunin ito, ay lalo akong umingo sa kanya. Bakit? Sagot ko na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang paglingon niya sa akin. Nagtaka siguro dahil hindi ako tumitingin sa kanya. Ilang sandali pa siyang tumingin bago muling nagsalita. Hey! Tawag ulit nito. Napapikit na ako ng mariin. Naiinis na sa ginagawang pakikipag-usap nito. O ba't napakamanhid rin pala na lalaking ito? Hindi lang siya pusong bato kundi manihid din pala. Bakit nga? Nagtitimping sagot ko. Hindi ko pa rin siya nalilingon. Nanuyo ang lalamunan ko nang tumayo ito at lumapit sa harapan ko. Halos mga tuga ko sa hindi malamang dahilan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon ng katawan ko kapag napapalapit siya ng gusto sa akin. What's your problem, ha? Kunot noong tanong nito at hinuli ang mata ko. Agad na bumaling naman ako sa kabilang side. Ha? Wala naman akong... Ano pa problemahin ko? Irap ko. Huminga siya ng malalim at inilagay ang dalawang kamay sa bulsa. Mukhang nagpipigil na naman ito ng inis. Napasingap ako nang maamoy ko ang pamilyar niyang pabango. Masarap ito sa ilong at hindi matapang katulad ng mga pabangong panlalaki. Why? Umiling ito na parang nagdadalawang isip na ituloy ang sasabihin. Tumaas ang kilay ko. Why can't you look at me? So, nahalata naman pala niya? Napairap ako at gusto ko siyang singhalan. May gana pa siyang magtanong pagkatapos ng ginawa niyang paghila sa akin nung nakaraan sa harap ng mga magulang niya. Wow ha, ibang klase. Sabay kaming napatingala nang may marinig kaming tumikim galing sa itaas. Bumungad sa amin sa Daniel na mapormang maporma. Kumpara kay Darius ay nakapolo ito ng kulay black at itinupi nito iyon hanggang sa siko habang pababa ng hagdan para itong makikipag-date. Kuminang ang isang hikaw nito at kumindat sa akin. Hindi ko maiwasang mapangiti. Hi, you ready? Nakangiting tanong nito nang makalapit sa gawin namin. Tumango ako. Parang hindi nito napansin ang kakambal na ngayon ay formal na ulit ang muka na nakaupo sa sofa. Umismid ako at aharapin na sana ulit si Daniel nang biglang bumukas ang pinto at sabay-sabay kaming napalingon doon. Good morning! Masiglang bati ni Christine. Bihis na bihis din ito at kumikinang ang makinis na balat sa suot nitong floral blouse at white short shorts. Ngiting-ngiti ito nang pumasok at parang nawala ang ngiti nito nang mapatingin sa gawi ko. Sinalubong si Christine ang yakap ni Daniel, samantalang si Darius ay inabala ang sarili sa pagpindot sa phone nito. Parang wala lang dito ang pagdating ni Christine. You guys ready? Nasaan na sila tita? Rinig kong tanong nito kay Daniel pero ang mata nito ay sa akin nakatuon. Nag-iwas ako ng tingin.